Bungad na panalangin, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 16 hanggang 23. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari. At magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Jesucristo. So, marami pong salamat, Sister Luz, sa iyong pagbasa ng ating refleksyon sa araw na ito ng Biyernes, July 14, 2023. So, mga kapatid, today ay araw ng pagdedevotion sa Sacred Heart of Jesus.
at sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. So, kamusta po mga kapatid? Kamusta po ang Biyernes natin? Sana ay napakaganda ng ating buong linggo, no? Sa ating pagtatrabaho. At bago po ako magbigay sa ating mga kapatid na mag-share na kanilang mga refleksyon, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga subscribers, sa ating mga newly subscribers, at sa ating mga masugid na mga tumatangkilik sa ating munting channel na ito, ang Pisma Plus. So maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong mga panalangin. At ngayon po ay ibibigay ko sa inyo si Pisma Christian Credito sa kanyang refleksyon. Ito po, at pakinggan po natin siya. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, mga kapesma. Salamat sa Diyos na tayo po ay laging binibigyan niya ng pagkakataon upang tayo makapag-share muli ng refleksyon at maghayat ng kanyang magagandang balita. Once again, ito pong muli si Bro Christian, at ang atin pong pinagninilayan ngayon ay ang sulat pa rin ni San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 16 hanggang 23. Sa atin pong Ebanghelyo, ngayon ay isinugo ng Panginoong Hesus ang kanyang 12 alagad na parang mga tupa sa gitna ng asong gubat, at katulad po nila, tayo din ay kabahagi sa kautosang ito ng Panginoong Hesus, sapagkat tayo din ay kanyang mga tupa na tagasunod niya, at ang asong gubat naman ay ang ating kalaban na masasamang espiritu na nasa sanglibutang ding ito. At sa utos na ito ng ating Panginoong Hesus ay may kalakip na kanyang sinabi na tayo mag-ingat. Mag-ingat dahil ang ating kalaban ay matalino din, kaya nga sabi ng Panginoon na maging matalino din tayo na gaya ng ahas, at maging maamo din na gaya ng kalapati. At kagaya po sa ating pagro-rosary ay pinapanalangin po natin sila na makatagpo din ng katotohanan na mula sa ating mahal na simbahan na siyang katawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, sa paghahayag at sa pagdidepensa natin sa katotohanan ay marami pong magagalit sa atin. Minsan, may halong panglalait at pagmumura pa. Nakrisyo ang Katoliko daw po ay diretso ng impyerno dahil sumasamba daw po ito sa ribultong Diyos-Diyosan. Na alam naman natin po na paratang lang yun. Pero dapat hindi natin gayahin sila dahil wala naman tayong karapatang mangusga, tanging Diyos lamang. At dahil alam din natin na ang karamihan sa kanila ay inosente sa kung ano ang katotohanan. Sa kabila ng pag-uusig nila, sikapin pa rin po nating maging maamo na gaya sa kalapati na sinabi ng Panginoong Hesus. Ang utos ng ating Panginoong Hesus ay pangmatagalan. Sa mahirap na panahon ay magkakaroon ang kanyang naroroon ang kanyang tulong, at ang ating mga paniniwala tungkol sa kanya ay maaaring humantong sa salungatan kahit na sa mga pinakamalapit sa atin na nalalaman niya kahit nung una pa lang. Kaya nga medyo may kahirapan ang pagsunod sa kanyang mga utos kahit kapamilya at kamag-anak natin ay magtatampo o magagalit sa atin sa paghahayag ng katotohanan na nagmula sa ating Panginoong Diyos. Pero ano ang matamis na pangako na sinabi ng ating Panginoon? Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hindi po ito tulad ng advertisement, no? Lagi po nating tatandaan na ang Diyos po ay laging tapat sa kanyang mga sinasabi. Ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus ay hindi isang madaling landas. Ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus ay nangangahulugan na araw-araw ay dapat nating sinasadya na piliin na maging mabuti
at gawin din ang ginagawa niya. Kung minsan, maari magdulot ito ng mga kahihinatnan na hindi natin inaasahan. Gayunpaman, kung pipiliin nating lumihis sa landas na ito, kailangan nating harapin ang ating sarili at ang Panginoon. Palagi po tayong may pagpipilian. Araw-araw, kailangan nating pumili ano ang pagpipilian na gagawin natin ngayon. Kung pipiliin natin mamuhay at kumilos ayon sa kanyang kalooban, tatanggap tayo ng masaganang mga biyaya. My dear brothers and sisters, nasa atin po ang pagpapasya. At dyan po nagtatapos ang aking munting refleksyon. Fight a good fight of faith. To God be all the glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, maraming salamat, Pispa Christian, sa iyong refleksyon. At sa pagkakataong ito, ibibigay po natin si Brother Eugene Gapo sa kanyang refleksyon. Ito po at panoorin at pakinggan po natin siya. Mga igsoon, mayong adlaw, ang atong ebanghelyo ron na makaplagan na to sa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 16, padulong 23. Nagisgot ni regarding sa pagpanglutos. Ang pagpanglutos, mga igsoon, gitag-an na daan ni Kristo. Si Kristo nagpahimangno na. Mahitungod aning pagpanglutos. Kay matod pa sa Ingonia, sa Ebanghilyo, diha sa San Mateo 24:13, maluwas ang magpadayon hangtod sa kahangturan. Munang ipahimangnoan ta karon nga magpabilin yun ta. Aron maluwas ta. O niya gikinahanglan niya kining pagpanglutos, makalahutay usab ta ni ini. Kay kini nga pagpanglutos dili sama kaniadto nga ang pagpanglutos kaniadto sa first century ang atong unang mga apostoles gipamatay, gipamutlag ulo tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Karon usab lahi ang pagpanglutos karon, kaya doktrina na sa simbahan ang ginalutos. Mauna mga igsoon ko diha ni Kristo nga kining maong pagpanglutos karon nga atong nahiaguman. Kinahanglan tang makatabok nini, kinahanglan tang makalabang nini, kinahanglan tang musagubang nini aron makabuot na to ang langit nga walay katapusan, ang kalipay nga walay katapusan. Kay kining paagi na to karon sa pagpakigbisog ni ining mga taong naglutos ka na to sa itong mga doktrina, ni ining mga taong nagsaway ka na to sa itong doktrina, kita malangit, kita makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan nga gitagana sa Ginoo, alang ka na to. Ang pagpanglutos, dili na na kinahanglan na to nga kalisangan kay gitag-ana na ni Kristo. Ang mga apostoles ni Kristo, malipayon kay silang midawat sa mga kamatayon nga ilang naagian. Kaya nga naman, nanhimo silang saksi sa atong pagto. Kita usab, sa pagkakaroon nga panahon, nanata sa bagong panahon, gusto sa Ginoo nga mamahimo punta nga saksi sa iyang simbahan. Si San Lorenzo de Ruiz nga usa sa mga unang Pinoy nga nasantos, diin gimartir siya, niingon siya, kadtong gipangutana siya kung biyaan niya ang iyang pagtuong katoliko, maabswerto siya sa kamatayon. Apan iyang gitubag, bisan pagtagaan ko isa kalibo kakinabuhi sa Ginoo, andam gihapon ako kinihalat tungod ugalang niya. Dapat ingon ana ta sa atong pagtuo. Makigpatay ta tungod sa atong pagtuo. Kaya ang pagpanglutos nga gitag-an ni Kristo, dili pa lang kini nga atong nahiaguman, naapay mas aning maabot pagyod sa atong kinabuhi. Muna nga mag-ampo kanunay, ingon si Kristo nga mag-ampo gita. Muna ang awhag pod sa atong inahan nga langit nun, pray the Holy Rosary every day. Muna mga igsoon, mag-inampuay, magtinabangay, alang sa paglambo sa gingharian, ug alang usab sa paglatas sa tonining mga pagpanglutos. Dagang salamat o God bless kanatong tanan. Oh, marami pong salamat, Brother Eugene Gapo, sa iyong napakagandang refleksyon. So, sa muli, marami pong salamat.
So mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon ay tayo po ay binabalaan ng ating Panginoon sa lahat ng mga intruders, no, sa ating buhay. So mag-ingat po tayo dahil anytime ay tayo ay papasukin ng ating kalaban, which is yung mga masasamang espiritu. Kaya dublihin natin ang ating pag-iingat sa ating araw-araw na buhay dito sa mundo. At ang sabi pa ng ating Panginoon that darating sa ating buhay ang mga pagsusubok, no, or persecution, no. Ito po ay dapat nating paghandaan. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito that but whoever endures to the end will be saved. So yun mga kapatid, kailangan natin ng lakas ng loob at pananalig, no, sa ating Panginoon para po matagumpayan natin itong mga iba't ibang pagsubok at mga kalaban natin. Kalaban natin spiritual, lalong-lalo na. So manatili tayong nakakunikta sa ating Panginoon. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. So mga kapatid, marami pong salamat at sa muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga subscribers, lalo na sa mga bago nating subscribers at sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating munting gawain na ito, sa ating munting channel na ito, ang Pisma Plus. Marami pong salamat sa inyong mga panalangin at naway ay gagabayan tayo ng banal na espiritu para po tayo ilayo sa anumang mga kapahamakan habang tayo ay nag-travel, no, sa ating journey dito sa mundo. So sa muli, marami pong salamat at huwag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign therefore to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.